Maikli lang ang buhay. Kung akala natin, madami pa tayong oras, sino makakapagsasabi ng kasiguraduhan? Hindi natin masisigurado, ikaw, ako, o kung sino pa man na ang araw-araw ay pangako. Naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay? Sila yung mas nagpapahalaga, sila yung mas umuunawa, at sila pa yung nawala. Ngayon nawala na sila, mas kailangan nating mas magpakatatag at mas magpatuloy sa buhay. Ikaw, anong maiiwan mo sa kanila? Anong alaala ang madadala mo? At anong alaala ang tutularan at maaalala sa iyo ng mahal mo sa buhay? Ito ba'y kasiyahan? Kalungkutan? Tagumpay? O ito ba'y sakit at pain na idinulot mo at iniwan mo sa kanila? Huwag mong hayaang lumipas ang panahon, ang pagkakataon, na hindi mo man lamang naipakita, na hindi mo man lang naiparamdam. Kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo sila kamahal, kung gaano sila kaimportante. Dahil pag hinayaan mo ito, lilisan ka at mawawala, may panghihinayang. Gugulin mo ang iyong panahon sa iyong pamilya. Sila ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Sa bandang huli, mawala man ang lahat, pero ang pamilya mo hindi mawawala. Bigyang importansya mo sila habang nandyan pa sila. Hindi lang sa salita, sa isip, kundi sa puso mo, at higit sa lahat sa iyong gawa. Ipakita mo, iparamdam mo kung gaano ka-importante at kung gaano mo sila kamahal. Iwasan na natin ang pagiging magagalitin. Sa halip, ang salitang pagmamahal. Mahal kita, iyon dapat ang namumutawi sa atin. Patatagin natin ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong matakot tumawag sa Kanya. Huwag tayong matakot magpakatotoo, magmahal at umiyak sa Kanya. Dahil may mga malimang taong dumating sa atin, ang Diyos lamang ang nakaalam ng tunay na kabutihan at nilalaman ng puso natin. Huwag tayong matakot magpakatotoo. Mas piliin nating maging mabuti. Dahil sa bandang huli, tanging sa Diyos, tayo ay may pananagutan. Huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo. Isipin natin kung bakit ba tayo nabubuhay. Kung bakit tayo nandirito. Ano ang purpose natin? Para saan at nabubuhay tayo? Para saan at nandito tayo? Ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo nabuhay dahil aksidente lamang. Nabuhay tayo dahil may dahilan. Isipin ninyo at damhin ang ganda at sarap ng buhay. Napakasarap mabuhay. Napakagandang mabuhay. Pero alalahanin din ninyo na darating ang ating takdang oras, ang ating huling oras, at hindi na natin yun madadagdagan o mababago pa. Ang nakaraan, ngayon, at ang bukas, ito ay lilipas ding lahat. Alam niyo ba ang tanging meron lamang tayo? At ito ay ang ngayon. Talikuran niyo na ang masasakit na lumipas, ang masakit na nakaraan. Huwag na kayong magpakabilanggo. Huwag na kayong magpakapako. Dahil pag iningatan niyo pa ito, kayo ang higit na mas mahihirapan. Kayo ang higit na mas masasaktan. Huwag niyong takasan ang buhay dahil kung ngayon pa lang sumusuko at tumatakas na kayo, ano pa paglisan ninyo? Sa halip, punuin niyo ito ng pagmamahal, magandang alaala, at ang mga bagay na mahalaga. Dahil tandaan ninyo, kakaroon lang tayo ng kapanatagan at kapayapaan pag inalis natin ang galit sa ating puso at pinalitan natin ang pagmamahal. Dahil ang buhay ay maikli lamang at ang buhay ay may hangganan.